Our topic for today is the absolute, like I promised last Sunday, certainty, okay? Lubos na katiyakan in the face of all uncertainties. Okay? Would you say amen? Amen. Ito ay isang katotohanan na hindi natin mapasinungalingan, mga kapatid. Right? The absolute certainty in the face of all uncertainties. Now, certainty can only derive from someone and something which are certain. Amen. That someone is God. God is so certain. And that something is His Word. Do you agree? Okay. Praise the Lord. Ang tinatawag na katiyakan ay magagaling lang yan sa isang tiyak na tiyak at isang bagay na may katiyakan. Yan ay ang Word at ang ating Diyos. Ang sabi ng James, Book of James, whatever is good and perfect comes down to us from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow. Ang ibig sabihin ng shifting shadows, pag nag-move ka kasi ang shadow mo nagsishift, tama? Alright? Pag nag-move ka, ang shadow mo nagsishift. So ang Diyos ay wala siyang shadow na nag-iiba-iba dahil hindi nag-change ang Diyos. He chose to give birth to us by giving us His true Word. So His Word is certain. And we, out of all creation, became His prized possession. Alright, palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Yeah. Now, some people say that they believe the Bible is wrong until proven right. But we say that we believe the Bible is right until proven wrong. Kung sinasabi mo Bible ay mali, tunayin mo mali. Okay? Alright. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 24, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Amen ba? Amen. Now, because of sin and the curse that it brought into this world, uncertainties and instabilities have become inevitable parts of human existence. Naging kabahagi na natin ng mga walang katiyakan sa mundong ito. Amen? Yes. Kasintahan mo ngayon, hindi na bukas. Walang katiyakan. Naririto tayo sa mundong walang katiyakan. Ang halos lahat ng bagay, isa lang may katiyakan, ang Diyos lang. Amen. At ang ganyang salita. Yes. Amen. Right. Hallelujah. Right. Now, uncertainty and instability or instability affects the spectrum of human society. Now, tingnan natin, kingdoms came and go. May mga karyang dumating, bumagsak. Nations crumble. May mga nations na dati nations, pero ngayon wala na sa mundo. Okay? May mga race ng tao na dati na sa mundo, pero ngayon wala na. Okay? Economies can crash. Ang matibay nating ekonomiya ay maaring bumagsak bukas, mga kapatid. Nangyari nga yan sa Amerika. Bakit hindi pwedeng mangyari sa atin na napakahina ng ating economy? Do you agree? Right. Employments can come to a screeching halt. Maaring nagtatrabaho ka ngayon, sabi ng boss mo, bukas you are fired. Nangyayari sa Amerika yan. Bigla na lang sila pag nagkakaroon ng mga pagtanggal ng mga tao sa trabaho, talagang tinatanggal sila. May mga panos history, Vicky, ang aking ipag. Labis ng balik-balik ng trabaho yan kasi pagka tinanggal ka, tinanggal ka talaga. Wala kasing permanenteng bagay sa mundong ito. Perfect world peace is elusive. Kahit anong sabihin ng United Nations na ganitong gawin natin, napakailap ng peace sa mundong ito, mga kapatid. Sabihin ng communist ceasefire o ng government ceasefire, ceasefire ang gobyerno. Pero ang NPA nag-ambush. Kasi yung pala ibig sabihin ng ceasefire sa kanila,
si sa inyo, fire sa amin. So yan ang nangyayari, mga kapatid. Noong First World War, ang namatay ay 37,569,768 ka mga tao. Yan ay masyado sigurong napaka-minimal na estimate yan. Kasi may manlat may record. Okay? Noong Second World War, ang namatay ay nasa some 75 million people. Amen. Now tingnan nyo kung gaano ka elusive. Kamuntik na nga yung nag-rally ang Iran dahil pinatay ng Amerika ang kanilang isa sa mga top officials nila. Akala ng mundo magkakaroon ng Third World War, di ba? Nagkaroon ng kaguluhan, mga kapatid, na nagkaroon ng fear, nagasik ng fear, maging si President Duterte ay natakot nang sabi niya maaaring magkaroon ng Third World War. And of course, lahat ay maapektuhan kapag nangyari yan. Relationships can just die at a flick of fingers. Sa isang ganyan lang. Sinabi ko, magkasintahan ko ngayon, bukas iba na kasintahan niya. Ganyan karupok ang katiyakan na sinasabi natin sa mundong ito. World health has been a big challenge. Amen? Kasi tutuklas ang mga doktor ng mga pharmacist o mga sintipiko ng bagong gamot, lalabas naman ng bagong karamdaman. Amen? Di ba ang NCOV, parang bago ano? Ayaw tulad alba ng virus ng AIDS. Wala pang gamot yan, mga kapatid. Kahit nasasabihin ng mga tao na mag-practice kayo ng safe sex, alam niyo, pinaka ano talaga ay yung tinatawag na faithfulness. Yan talaga ang pinaka magandang prevention sa AIDS. Can you say amen? Amen. Now, tingnan niyo. Nangyari ito noon, mga kapatid. The Black Death. Kung narinig yung Black Death, di pa tayo kasi pinanganak noon. The Black Death, also known as the pestilence. And the word pestilence is in the Bible. Jesus predicted na before ang kanyang coming, magkakaroon ng gera, tagutom, at pestilence sa mundo. Maraming lindol sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. So the Black Death, also known as the pestilence, pest for short, the Great Plague, or the Plague, or less commonly, the Black Plague, was one of the most devastating pandemics in human history. Pag sinabing pandemic, malawak na yan. Pag epidemic, maaaring Luzon lang, Visayas lang, o buong Philippines lang, may epidemic ng sore eyes, ganon. Lahat ay parang galunggong na binasa ng mga mata. At lahat ay takot tumingin sa mapulang mata, mga kapatid. Pero pag malawak na yan ay pandemic, kasi sobrang lawak na dahil yun ay nag-affect sa napakalawak na bahagi ng mundo, ang Black Death. Okay? Pandemics in human history resulting in the deaths of an estimated 75 to 200 million people in Eurasia. Pestilence. Sakit. Okay? In Eurasia. Ang Eurasia ay whole of Europe and whole of Asia. Peaking, doon ang climax ang Black Death sa Europe from 1347 to 1351. Sabi nga ng isang missionary, sabi niya, nung nagkaroon ng Black Death daw, maraming bahay sa Europe, wala ng tao. Sa community, wipe out, walang tao. Ang gaganda ng mga bahay, mga mansion, walang nakatirabab. Grabe. So ganyan ang mundo natin, wala talagang katiyakan ng ating mundo, mga kapatid. Right? And the Black Death is estimated to have killed 30% to 60% of Europe's population in total. The plague may have reduced the world population from an estimated 475 million. Wala pang billion kasi noon. Hundreds of millions pa lang. 475 million to 375 million in the 14th century. Now tingnan nyo, noong 1300, nahulog sa 350 or 375 million na lang ang tao sa mundo. It took 200 years for the world
population to recover to its previous level. Grabe, no? 200 years muna bago na ibalik yung population na pinatay tayo ng Black Death. Wow. Okay? The plague recurred, bumabalik-balik as outbreaks in Europe until the 19th century. Galing yan sa Wikipedia. Now, saan galing ang Black Death? Alam niyo kung saan galing? Sa daga. Anong daga? Tawag na Black Rat, kaya naging Black Death. Anong bahagi ng daga na bigyan ng karamdaman sa mga tao sa Europe at Asia noong panahon ng 1300? Ano? Yung tuto ng daga. Yung flea na galing sa daga. Siyempre, mga barko nagbabiyahe. May kasamang daga yon. Kaya ang sakit sa isang lugar, dala ng mga daga sa barko, dalhin doon sa isang area. Kaya nagkaroon ng Black Death sa mundong ito, mga kapatid. Now, yung gyera, mga First World War, Second World War, at iba pang mga digmaan, at ang mga namatay sa karamdaman, at mga wild animals, mga kapatid, ay katuparan ito ng Revelation 6, 7, and 8. Let me read to you. When the Lamb broke the fourth seal, I heard the fourth living being say, "Come." I looked up and saw a horse whose color was pale green. Its rider was named Death, and his companion was the grave. These two were given authority over one-fourth of the earth to kill with the sword and famine and disease and wild animals. So ito na niniwala ko. Ako paniwala ko. Yung First World War, Second World War, at iba pang mga gera, ang yung Black Death na yon at ang mga famine na nangyari sa mundo, I believe, yun ay katuparan ng Revelation 6, 7, and 8. Bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, may balita ko sa inyo, kay Kristo lang tayo merong katiyakan. Ang ating buhay na walang katiyakan ay binayaran ni Jesus ang kanyang buhay at dugo upang magkakaroon tayo ng pag-asang tiyak na tiyak sa walang hanggan. Come on, somebody! Hallelujah! Now in all of these uncertainties and instabilities in the world, God is extending His hands to give you a blessed present and an absolute certainty without end. Amen. Ang ating pag-asa sa Diyos ay hindi lamang kung tayo ay mamatay na o sa langit na. Kahit ngayon, mga kapatid, pagpapalain ka ng Panginoon, bibigyan ka niya ng blessed present and an absolute certainty without end. Kaya walang buhay katulad ng buhay ng tao naglilingkod sa Diyos. Walang buhay na maaari mong ipalit o ihambing man lang sa buhay Kristiyano. Amen. Mga kapatid, hindi ko ipagpapalit ang buhay na to sa buhay ko noon o sa anumang uring buhay sa mundo, mga kapatid. Because in God, through Jesus Christ, I have absolute certainty. Amen. And eternal life is mine. So ang Diyos nag-extend ng kanyang kamay. Kita ng Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa mundong ito. Alam niya, mga kapatid, may panahon na tayo umiiyak. Amen. May panahon na tayo nabibigatan. May panahon na tayo ay parang madidepress dahil sa mga problema natin na parabang wala lang kasagutan. Ngunit ang Panginoong Diyos ay in-extend ng kanyang mga kamay. Amen. Na sinasabi niya, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Can you clap your hands for the Lord Jesus Christ? Hallelujah! Amen. So let me read again, in all of these uncertainties and instabilities in the world, God is extending His hands to give you a blessed present and an absolute certainty without end. Tingnan niyo ang sabi ng writer ng Book of Hebrews sa 12:25 through 29. "Be careful that you do not refuse to listen
to the one who is speaking. Listen, don't refuse the voice of God today. Maring ako lang naririnig ninyo, mga kapatid, pero ang totoo niyan, ang Diyos ay nangungusap sa atin ngayong hapon sa pamamagitan ng kanyang salita. That's why the Bible says, do not refuse to listen to the one who is speaking. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. Amen. When God spoke from Mount Sinai, His voice shook the earth. But now He makes another promise. Once again, tingnan niyo, I will shake not only the earth, but the heavens also. Tingnan niyo meaning. Ay sabi niya, muli kong uhugain, hindi lang ang lupa, kundi maging ang kalangitan. This means that all of creation will be shaken and removed. You listen. Church, listen. Uhugain ng Diyos ang langit at lupa at aalisin ang lahat ng bagay na mauuga na hindi mananatili magpakailanman. So that only unshakable things will remain. Okay? Yeah. Kung ang universe ay aalisin ng Diyos, mapaparam, ano ang ating pag-asa? Sabi ng Bible, since, alam niyo salitang since ang importante, meaning niyan, dahil, hindi dahil sa iyo, dahil sa Ilunggo pa, tungod kay, since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful. Yes. Dahil tayo ay tatanggap ng kariang hindi mauuga, mga kapatid, dapat lagi tayong magpasalamat. Yes. And please God, paano? By worshiping Him. Amen. With holy fear and awe. Para matuwa sa iyo ang Diyos, purihin mo siya, sambahin mo siya ng totoong pagsamba na merong takot sa puso, banal na takot, agpak at pagkamangha sa Diyos. For our God is a consuming fire. I would like to challenge you. Every service is a worship service. Every service is a worship service. Hindi ito panahon para tayo mag-usap, mga kapatid, o mag-chismis, o mag-tinda, o ano paman. Every time that we gather together, let us all be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. For our God is a devouring or consuming fire. Clap your hands for the Lord. Hallelujah. Amen. Wala kasi tayong aircon dito, kaya minsan mahirap ang worship. Wala tayong carpet. Itlo sa ating lugar. May mga tricycle sa baba. At bahay, penthouse lang ito. Kaya minsan na subconsciously, sa ating mind, in the back of our minds, we might be thinking, hindi naman serious yung church. Alam niyo, mga kapatid, pag andyan ang Diyos, serious lagi yan. Pag andyan si Jesus, serious lagi yan. Kaya huwag natin maliitin ang maliit na bagay, mga kapatid, na nagagawa natin sa Kanya. Dahil ang malalaki ay nanggagaling sa maliit at kaya ng Diyos palakihin ang maliit, mga kapatid. Amen. Dalawa man o tatlo lang kayo, sambahin ang Diyos ng may banal na takot at pagkamangha. Amen. Like the song says, I stand in awe of you. Nakatayo ko sa harapan mo, may pagkamangha, Panginoon, dahil napakabuti ng Panginoong Diyos. Amen. Hindi ko may describe kung gaano kabuti ang Diyos. Napakabuti talaga ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. He is a great provider. Amen. He is a forgiving God. Amen. He is always ready
ready to bless, ready to heal, ready to forgive, ready to save, amen, ready to help you in your time of need. That's the God that we are serving. Hallelujah. Worldly solutions to the world's woes have been proven to be just temporary, if not total failure. Amen. Tingnan niyo lang Pilipinas. Pag nagsawa ng Pilipino sa presidente, gusto nilang palitan. Siyempre naman, wala namang second term. Gusto naman lang bagong presidente. Kasi nakakala natin yung ibubuto natin, yan ang pinaka-hero, yan ang talagang sagot sa lahat ng problema. Hindi totoo yan. Walang presidente yung kayang lutasin lahat ng problema ng Pilipinas. Re-remind ko lang kayo ng pangako during halalan. Give me 6 months and I will stop the trucks. If not, I will step down. He did not step down. What did he say? Ang laki pala ng problema. Hindi ko akalain ganito pala kalawak. Kaya hindi ako mag-step down. Walang. Tapos yung pulis na grabe bumatay doon na Tagalete, yung si Espinido, dinala siya sa Bukulod. Hindi paglilibak to akin na mag-example lang to. Dinala sa Bukulod, ginawang chief ng Bukulod City. Sabi na rin ko sa TV, sabi, naging Navy na siya ngayon. Oh, bakit naging Navy? Kasi floating. Floating siya kasi pangalan niya pala sa drugs list ni Digong. Laliman ka, ana. Si Bono. Yung si Juan, yung chief of police sa Karame. Hindi ka panipaniwala. Ngayon, may kaso na sila. Pinakasuhan na sila. Yung 12 police na yun, si Albayalde, may kaso na yun. Pinakasuhan na. Kasi, nakakatemp talaga, biro mo. Pinag-usapan niya, hindi thousand-thousand lang pwede mo tanggapin. Hundreds of millions or even billions sa drugs. Yung lumusot lang na magnetic, yung magnetic lifter, yung naglumusot na napunta doon sa Cavite, yung mga magnetic lifters, sa custom lumusot, mayigit 11 billion pesos na drugs. Kaya mahirap talaga ano yun. Kaya ganito yan. Instead na tayo ay tumiwala sa tao, sundin natin ang Bible. Ang sabi ng Bible, it is better to trust in God than to put confidence in man. Sa Diyos tayo maniwala. Kaya kahit anong gulong mangyari sa mundo, anong gulong mangyari sa Pilipinas, anong taas ng presyo ng ating mga langis, lagi tayong mag-focus sa Diyos. Kung hindi na natin kayong bumili ng langis, di mag-bisikleta tayo, di mag-tricycle tayo. Mga kapatid, ang mahalaga, yung ating hope, ang ating pag-asa ay intact sa kamay ng Diyos at wala tayong dapat alalahanin, mga kapatid. So, come on! Hallelujah! Kaya I say today, worldly solutions to the world's woes have been proven to be just temporary, if not total failure. But the Lord Jesus came with a sure and eternal solution from heaven. Amen. Okay, ganito. Kita ng Diyos ang mundo magulo. Kita ng Diyos ang mundo ay talagang papuntang impyerno. Ang mundo ay napaka-hopeless at walang kasagutan sa lahat ng ating needs at mga problema. Anong ginawa ng Diyos? Isinugo niyang ganyang bugtong na anak. Can you say amen? Amen. Anong dala ng bugtong na anak ng Diyos? Solusyon mula sa langit. Kasi ang misyon niya, lutasin ang problema ng mundo na magdadala sa tao sa impyerno. Ang dala ni Jesus, solusyon sa mga problema natin. Hindi solusyon galing sa gobyerno, sa mundo, mga kapatid, solusyon galing sa langit. Ang dala ng ating Panginoon sa Kristo. Kung may mga tao kayong marinig sa TV na nga nga kung siyang solusyon, kalokohan. Alam niyo naman kalokohan niya, kahit hindi mo nasasabihin. The solution! Gusto niyo malaman ang solusyon? Para si Jeff ang note, may dalas ang bag. Do you know what's in the bag?
Gusto niyo malaman solusyon na dala ni Kristo? Napakasimple. Lagi niyo binabasa. Hindi niyo lang masyadong pinapansin. Pero ang dala ni Kristo para sa mundo ay solusyon, kapatid ko. Solusyon sa ating buhay ngayon at sa buhay na walang hanggan. Tignan natin. The solution. Matthew 6:30-34. Now if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Tingnan natin yung mga. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things that Gentiles or unbelievers seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Amen. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Tingin na natin, mga kapatid ko, ang solution. Solution essentials. Number one, do you want to know? Amen. Gusto niyo malaman ang solusyon na dala ni Jesus Christ? Amen. Ito. Number one, ito ang essence na sinabi niya. Put your whole trust in your heavenly Father. Amen. Amen. Yan ang nakikita kong essence na sinabi niya. Put your whole trust in our heavenly Father. Because Jesus said, if God so clothes the grass of the field, di ba ganda ng mga bulaklak, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Kung damit lang hinahanap nyo, yung mga bulaklak nga, nalalanta ka agad kinabukasan, dinadamitan nga ng Diyos. Ikaw ba? Come on. Yeah. Ikaw pa na anak niya, mga kapatid. Right. Yes. Amen. Hallelujah. Glory to God. He said, therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? And or what shall we wear? Amen. So, solution number one. Put your whole trust in your heavenly Father. Alam niyo nung naintindihan ko na mahal ako ng Diyos no matter what, wala akong kinakatakutang tao o grupo ng mga tao. Nagaroon ako ng tapang at ibay ng loob na walang taong maaring bumuwal ng aking confidence. Pag mahal ka ng Diyos, pag convince ka na mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos, their opinion does not matter. Come on! Clap your hands for the Lord. Amen. So yan ang number one solusyon. Napakasimple. Nasa Bible lang natin. Number two. Jesus is telling us, don't copy the mindset of unbelievers. Gets nyo? Tama ba itong masinasabi ko sa inyo? Don't copy the mindset of unbelievers. Huwag kayong maingit sa mga walang pananampalataya. Huwag niyong kaingitan ng taong walang Diyos, mga kapatid ko. Ikaw ay paatras kapag ganyan ang isip mo at ganyan ang utak mo at ganyan ang damdamin mo. Pag naingit ka sa mga taong puno ng bisyo, may diferensya ang puso mo. Huwag mong kaingitan yan dahil walang may bubungang maganda sa iyo yan. Wala kang magandang patutunguhan dahil sa buhay na nais mong kopyahin. Sundin mo ang salita ng Diyos. Don't copy the mindset of unbelievers. For after all these things, yung food, clothes to wear, what to drink, the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things.
For after all these things that Gentiles seek, binalikwa, maliyan. For your heavenly Father knows what that you need all these things. Sa NLT, ganitong sabi, New Living Translation, these things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Ang tao ng Diyos ay willing pumatay dahil lang sa pagkain. Willing gumawa ng masama dahil lang sa pera. Willing gumawa ang mga bagay na ikaimpyerno ng kanyang kaluluwa dahil lang sa damit. Pero kung naintindihan mo na ang Diyos ay mahal ka at gusto niyang maging tatay mo siya, nagpadala siya ng kanyang bugtong na anak upang maging kasagutan sa problema ng ating mundo at mabigyan tayo ng katiyakang walang hanggan, mga kapatid ko. That's why I said, these things dominate the thoughts of unbelievers. Dapat huwag yan. Amen. But your heavenly Father already knows all your needs. Alam na ng Ama. Kaya gagawin mo lang, magpakatapat ka sa Ama, purihin mo siya at sambahin, paglingkuran, at maging masipag, ibibless ng Ama ang buhay mo, kapatid. Amen! Pastor, ibig sabihin, kailangan pa kami magtrabaho? Kailangan. Kasi wala siyang i-multiply kung walang dapat i-multiply. Wala siyang i-bless kung hindi ka naman gumagalaw. Paano niyang paano paramihin ang Diyos ang zero? Kahit ikaw, hindi mo kaya. Zero times 1 billion. Anong sagot? Zero. Di ba, Ron? Zero. Kasi kung zero, wala. Kung wala kang ginagawa, paano kay i-bless ng Diyos? Wala kang mag-inagawa. I-bless ka lang niya kapag kami ginagawa ka. Amen. I-multiply niya blessing mo dahil nakita niyang ikaw ay naglilingkod sa kanya at masipag na gumagawa na yung gawain sa mundo. Come on! Come on! Ako yung trabaho ko, pastor. Kaya nga pinagsisikapan ko mag-aaral kasi pastor ako, itong trabaho ko eh. Sa kabago kayo dumating, nakapaglinis na kami. Nakapaglinis na ako, nakapagluto na si mama. Ngayon, hindi pa nga siya tapos. Kasi yun naman ang trabaho namin. Intindihan niyo, mga kapatid? Kayo naman, maging masipag kayo sa trabaho niyo. Samantalang naglilingkod sa Diyos. Amen. Wala siyang i-bless kung wala siyang dapat i-bless. Pero kung nakikita niya ang iyong pagpapagal kasama ng iyong paglilingkod sa kanya, mga kapatid ko, God will surely bless you, and God will make your future certain. Amen. May mga taong sinasamba nilang araw. Kaya nga may ra. Alam mo yung ra?